Dad, I'm so proud of you. I can't believe that you're back. Alam mo, sana one day, makasama ka naman ni Anne rin sa surgery. Napakasarap pakinggan uli na nakakapagligtas ako ng buhay. Si Michael, wala na siya. Look, wala na si Yul. Fighting tayo, ha? Bawal mag-quit! Bawal sumuko! Nurse Karen, si Doc Annalyn, kamusta siya? Naubuhan daw po kasi ni Doc Yula si Doc Annalyn eh. Kaya po may chance na mahawa po siya. May mangyari man po. Tapos, nagising si nanay. Sabi ko po sa kanya na... Namahal! You have to believe in yourself that you will prevail, that you will win. Ikaw pa ba, anak? Yayakapin ka pa namin ng nanay mo. I love you, Tay. I love you. Kami ng nanay mo. We got you. Lord, huwag niyo namang kunin ang anak ko. Ang bata pa ni Annalyn, ang dami pa ng pangarap sa buhay. Sige po, Doc. Sige, thank you. Hello, Mommy. Hello, Zoe. Ano, kamusta ka na? Na-discharge ka na? Hinihintay ko lang yung resulta ng MRI. But alam mo ba, I am so extra elated and happy today. Alam mo bakit? Bakit? Nabalitaan ko na nahawa pala si Annalyn doon sa TSB virus na yan. Oo nga, narinig ko kanina na infected nga si Annalyn. Oh, ba't di mo sinasabi sa akin? Mom, as if naman you care what's happening to her. Zoe, this concerns the both of us. Nasa hukay na yung isang paa ni Annalyn. Kung sakaling ma-dead siya, edi ikaw na magiging takbagmana ng Apex. Wala na tayong problema. Mommy, yan ba talaga naiisip mo? Eh bakit? Don't tell me, may concern ka pa rin dyan kay Annalyn na yan. You know what? Yes! Gusto ko mag-survive si Annalyn kasi Mommy, madami ng nurses at doctors ang namatay sa loob. Masakit sa akin yung nangyayari dito. Wala ko, hindi ko naiisip yung mga manang-manang yan. You know what's important to me right now is mabuhay lahat ng tao. Ang concern ko is yung future mo. Kaya nga dapat magpasalamat tayo sa TSB virus na yan. Eh, baka nga bukas patay na yan si Annalyn eh. You're unbelievable. Zoe, ayokong mag-away tayo, okay? Basta siguraduhin mo na makakabalik ka dito ng buhay. Sige na, mamaya na lang tayo mag-usap. Everything is falling into place. Apex will soon be yours, Zoe. Salamat, TSB. Salamat. Nakuha na po siya ng temp. Sige po. Sir, nakuha na po kayo ng temp. Kuhanan ko na pera. Uy! Diba kaibigan ka nung dalawang doktor na taga Apex? Yung namatay at saka yung bata? Opo. Bakit po? Eh, bakit ka nakikisalumuha sa amin dito? Baka mamaya, meron kang TSB, carrier ka na. Totoo? Naku, lumayo ka rito. Baka gusto mong patayin din kami. Ay, naku ma'am, wala po. Hindi po ako infected. Ano mo naman nasabi? Ay, wala naman po akong lagnat. Hindi rin naman po ako inuubo. Ito po, check ko po yung temp. Oh, yan po. 36, oh, sakto po. Wala pang kaputal-putal. Kaya, kung ano po kayo, wala po akong virus, ma'am, huwag na lang po kayo mag-create ng panic. Aba, eh dapat kami mag-panic. Hindi mo ba alam? Nalalagas na kayo isa-isa ng mga doktor ng Apex? Alam niyo ba yon, ha? Baka mamaya kayo nga ang nagdala ng virus dito.
Simula dumating kayo rito, nagkaroon na ng TSB dito, di ba? Na-lockdown pa kami? Oo. Oh, ito tuloy yung sitwasyon natin ngayon, o. Oh. Diba? Anong iniisip mo? Mukhang malalim iniisip mo, ah. Ba't kaya ganun, Dok? Di man lang natin nakitaan ang simptomas si Dok Yula tsaka si Tito Michael. Bigla na lang severe agad. Dok, marami pa tayong kailangan malaman tungkol sa TSV. Maaari sa iba, ganito yung epekto. Sa iba naman, matagal kong mag-manifest. Kaya kailangan mo magpahinga dito. Okay? Dok, hindi ko kailangan magpahinga dito kasi wala naman akong simptomas. Wala akong nakaramdaman. Kaya pisayaan mo kung makatulong. Dok, malaki yung chance na nahawa ka ni Dok Yula. Kaya kailangan natin makisugurado. Kailangan mo magpahinga dito. Dok, please, hayaan mo na lang ako kasi okay lang naman ako eh. Ayoko nang may mamatay pa katulad ni Tito Michael tsaka ni Dok Yula. Pero Dok, pasyente ka ngayon. Kailangan mong ipahinga yung katawan mo. Kailangan mong magpagaling. Doktor pa rin ako. At kung mamamatay man ako, hindi ako mamamatay na pasyente. Mamamatay ako na ginagawa ko yung tungkulin ko. Mamamatay akong doktor.